Dalawa pang petisyon laban sa Anti-Terrorism Act ang inihain sa Korte Suprema. Kabilang sa mga petisyoner ang dalawa sa mga mismong bumalangkas ng 1987 Constitution. Saksi si Joseph Morong. For the law-abiding citizen of this country, I am addressing you with all sincerity. Huwag ho kayong matakot kung hindi ka terorista. Kung hindi ka naman na sisirain mo ang gobyerno. Pagtitiyak yan ang Pangulo kagabi kaugnay ng Anti-Terrorism Act, sabi ng mga tutol wala raw problema sa paglaban sa terorismo. To be clear, we are one with the government in the fight against terrorism. Pero hindi raw yun ang kini-question nila. Sabi ng isa sa dalawang grupong dumagdag sa mga nagpetisyon sa Korte Suprema kontra sa Anti-Terrorism Act, definition pa lamang ng terorismo questionable na dahil masasagasaan ang kalayaan maghayag. Maaari rin daw mabansag ang terorista at ipaaresto ang isang individual o grupo kahit walang formal na determinasyon ng kanilang kasalanan. Kasama ng isang grupo nagpetisyon sina Christian Monsod at Felicitas Arroyo, dalawa sa mga mismong bumalangkas sa 1987 Constitution. The need to protect our citizens should never be at the expense of our basic and fundamental rights, which advocates in the past had fought and died for. Base sa batas ng Anti-Terrorism Council o ATC na mga tauhan din ng Pangulo ang magsasabi kung terorista ang isang individual o grupo. Kagabi pa lamang may binansagan na ang Pangulo na terorista ang mga komunista. They are terrorists because I finally declared them to be one. Kilala ko sila, kilala ko. And it was a good rapport while it lasted. Pero noong panahon ng politika, well, boto yan eh, bilangan ng boto. Naturally, you cultivate friendship with everybody. But there is always a time to be friendly and a time just to be firm. And I did my very best to produce something for the country. Pero legal ba o hindi ang komunismo sa bansa? Kung paniniwala lamang dyan, nakalagay sa Bill of Rights ng Konstitusyon na walang dapat makulong dahil lamang sa kanyang politikal na paniniwala. Kahit ang mga kaliwang paniniwala, hindi dapat ituring na terorismo ayon sa Justice Secretary. Paano ang mga miyembro ng Communist Party of the Philippines o CPP? Noon, illegal ang CPP at mga katulad na grupo dahil sa Anti-Subversion Act na nilagdaan noong 1957. Pero ni-repeal o ibinasura na yan ng mas bagong Republic Act 7636 na nilagdaan noong September 24, 1992. Sabi ng Justice Secretary, kung miyembro lamang walang problema, wag lang gagawa ng krimen. Maski maging miyembro ng People's Army ay hindi naman din illegal per se. Yung mere membership in these organizations are not penalized. Except kung ikaw, katulad ng ibang Pilipino din, ay gagawa o magkukumit ng kahit na anong krimen, katulad ng pagpatay, katulad ng pagnanakaw, etc. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.